Kung mo bang maadik siya sa pagmamahal sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell na gawin mo lamang ito sa pagkagising mo sa umaga upang mas maadik siya sa pagmamahal sa iyo. Yes po, lahat naman tayo ay gustong gusto natin na ang ating mga partner tayo ang kinakaadikan. Napakahirap kung iba yung nakakaadikan niya. So, huwag naman ganun. Dapat ay sa atin sila naaadik. So, maraming pamamaraan sa, alam ko na marami na sa ngayon ay hirap sa sitwasyon sa lalong-lalo na sa mga magka-LDR. So marami dahil alam ko maraming nagsusumbong sa akin na nandito rin na tagapanood natin. So minsan nagsusumbong sila. Napakahirap yung sitwasyon nila dahil ayun na nga hindi obsessed yung partner nila sa kanila, kumbaga sa iba. Mas ano pa yung iba na kaysa sa kanya na ano na yung partner niya ay yung tipong baliwala lang siya. So meron tayong pamamaraan at napapansin nila nagbabago yung partner nila, naglalamig na, parang may iba or parang may iba nang kinababaliwan. So maraming naglalaro sa ating isipan minsan, pero alam naman natin or hindi natin alam na hindi naman pala gumagawa na hindi maganda ang ating partner. Kung kayo ay isa sa mga takot sa mga ganyan, bakit hindi ninyo subukan na gumawa ng mga ritual? Lutuin ninyo ng husto sa paggawa ng ritual. At kung tumalab, huwag ninyong tigilan. Mas lalo niyong panggawan para hindi mawala yung partner ninyo sa inyo. Kahit ako naman ay alam ng partner ko na yun eh. Alam na yun ng partner ko na ginagawan ko siya dahil lutong-luto na kasi kaya hindi na niya pwedeng mabawi. Kaya minsan nasasabi na lang niya kaya daw ako ganun sa kanya dahil alam ko daw na ginagawan ko siya ng mga ganun. Tapos ayun, sabi ko minsan pag tinititigan ko siya, sinasabi niya, ano naman ginagawa ako? Sabi ko, inoorasyonan kita para hindi ka makawala sa akin. Eh, tumatawa na lang yung partner ko dahil alam naman niya. And ayun, dapat lutuin talaga natin ang ating partner upang hindi makawala sa atin at maa-addict sa atin. So, ganun po yung partner ko sa akin. Kaya naman, ay halos mabigay ko siya ginagawan ng mga ritual para hindi siya makawala. LDR kasi kami ng aking partner, kaya hindi pwedeng makawala siya sa akin kahit LDR kami. Hindi pwedeng maakit siya sa iba. Kaya naman, lahat ng time niya, kapag galing siya sa trabaho, akin yung time niya. Hindi niya binibigay sa iba. Sa akin lang talaga. And ayun, nagkakaunkol nga kami magdamag. So, ganito ang inyong gagawin upang maadik sa inyo ang pagmamahal ng inyong partner. Ito ay pwede rin gawin sa babae to babae, lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. Ang gagawin mo or ang materialist na ating kakailanganin dito is kailangan lang natin dito ng kahit isang puting kandila na gamit na, kahit gamit na okay na. And pintle pen dapat or color pen tulad nito. Huwag kang gumamit ng ball pen. So, ito ang ating kakailanganin, color pen or di kaya pintle pen. And, ayun, kailangan natin na isang malinis na baso or isang malinis na isang basong tubig. Baso dapat ay babasagin na baso at dapat ganito ang baso, clear at walang kahit anong bulaklak or mga design sa loob or sa labas na kung saan ay may harang. Dapat clear po at nakikita sa loob ang tubig at malinis na tubig ng ating kailanganin. Kahit kalahating tubig ay okay na yun, hindi na kailangan na puno talaga,
kahit kalahati lang ay okay na. So yun lamang ang ating kakailanganin. So bago mo umpisahan ang isang ritual, dapat itong kandila mo na ito ay nakasindi na. Pero bago mo siya sindihan, humiling ka muna, sabihin mo na gagabayan ka sa iyong ginagawa at bigyan ka ng malakas na energy para sa iyong gagawing ritual. Then, pagkatapos noon ay sindihan mo na. Sindihan mo na at pagkatapos, itong baso na ito na kung saan may laman ng tubig, isulat mo dito ang pangalan at apelyido ni partner mo na kung saan siya yung gusto mong maa-addict sa iyo sa pagmamahal. So, isulat mo lamang dito sa paikot. Sa baso mo po isulat. At pagkatapos mong isulat noon, ay katukin mo siya ng tatlong beses. Tatlong beses sabay banggit ng kanyang pangalan. Halimbawa na lamang ay ganito. Pangalan at apelyido. Tapos banggit ulit, pangalan at apelyido. Nitarget ha. Tapos katok ulit ng pangatlo, pangalan at apelyido niya. So tatlong beses na yun. Pagkatapos mong sanditin ng tatlong beses na pinakatok mo itong baso na ito, hawakan mo siya at humiling ka. Humiling ka, sabihin mo dito, ikaw ay maa-addict sa akin ng husto sa pagmamahal. Ako lamang ang iyong mamahalin at wala nang iba pa. Hinding-hindi ka makakahanap ng katulad ko. Hinding-hindi ka hahanap ng ipapalit sa akin. Mamahalin mo ako habang buhay. Mamahalin mo ako na hindi pa sa iyong sarili. And dapat sa paghiling mo ay kailangan na taos puso talaga. Buong puso mong hinihiling. Kailangan naramdam mo yung hiniling mo. Hindi yung kusa na lamang na binubukas sa iyong bibig. Dapat ay galing talaga sa iyong puso. Yung tipong sa iyong puso mo kinuha yung mga salitang yun na kung saan gustong-gusto mo siya maa-addict sa inyo. Sino ba namang partner na ayaw nilang maa-addict yung partner nila sa kanila? Wala, di ba? Lahat tayo ay gusto natin na maa-addict yung partner natin sa atin. So, ngayon kapag natapos ka ng humiling, ang gagawin mo ay inumin mo itong tubig. Inumin mo lahat-lahat ang tubig. Inumin mo po talaga. Then, pagkatapos noon ay wala na, hayaan mo na. At yung baso, hugasan mo na yung kandila ay itago mo. So ngayon, magtatanong ka kailan ito pwedeng gawin. Gawin ito sa pagbangon mo sa umaga, yung tipong hindi ka pa, yung pagbangon mo at pagkatapos mong hilamos or mag-toothbrush. So, ito ang iyong gagawin pagkagipag sa umaga. And ayun, basta sulatan mo lamang itapos yung sulat na gamit mo dito sa baso. Basta isigurahin mo and ayun, hugasan mo lamang at mabura naman yun. Gamitan mo lang ng sapon at ano, yung pangkuskus ninyo ay okay na, mabubura na yun. At hindi na yun nakikita ni Target. Halimbawa ay magkasama kayo ni Target sa loob ng bahay. So, ayun, pagkatapos nun ay wala na, burado na sa iyong isipan. Huwag mong lagi isipin. At kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday, pero pwede mo siyang gawin araw-araw. Kung gusto mo siyang umpisahan talaga ng kahit anong araw, pwede po. And dapat umaga mo po siya talaga umpisahan. At pwede mo siyang gawin araw-araw or gusto mo ngayon gawin mo tapos kinabukasan. Hindi, sa sunod na araw ay pwede mong gawin. Ganun po. Wala pong problema. And makikita ninyo, sobrang napakaganda talaga ng resulta nito kapag ito ang inyong gagawin. So, salamat po sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.